Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Kuya Fern Ocampo. Sana po huwag niyong kalimutan. At sa mga bagong bugoy na ngayon lang nakakapanood ng vlog ni Kuya Fern, ayan po, mag-subscribe na po kayo, like na rin at i-share kung maganda po yung mapapakinggan nyo at magugustuhan nyo. At kung may gusto kayong sabihin at gusto nyo sumagot doon sa tanong na ibibigay ko, pwede na rin po kayong mag-comment. Okay? So ngayong araw na to, itong ibabalita ko po sa inyo ay medyo mainit-init pa. No? Hindi pa nawawala yung init. Kagaya nung ibinalita ko sa inyo nung nakaraang araw na kung saan yung issue tungkol sa pagsasara ng ABS-CBN, pinag-uusapan pa din, no? Na kung saan pati yung mga artista na nagtatrabaho dyan talaga nagkukumahog na makiusap sa ating Pangulo na sana ay huwag isara ang kanilang kumpanya. Pero ang pinagtataka ko lang naman, kung bakit yung mismong kung sino yung namumuno, ewan ko kung yun ang may-ari ng Channel 2 na yan, o ABS-CBN, hindi naman lang kumikilos, no? Sa bagay, hindi naman siya nagtatrabaho nga naman pala. Pero hindi po yan ang paksa natin ngayong araw. Ang paksa po natin ay tungkol din naman sa ABS-CBN. Oh, ito yung mga artista nila, no? Yung artista nilang magkasintahan na ginulo ng isang sitwasyon na kung saan ang sabi ng mga chismoso ng mga tao meron daw sumingit sa eksena ng kanilang pagsasamahan na siyang tinatawag nila ngayong aha. Hohohoy, bugoy! Ako, napakasakit naman yan. Bakit ka naman tatawaging ahas? Kasi naman daw, yun yung dahilan kung bakit nasira ang samahan ni Nadine, no? Diba? Yung si Nadine Lustre at saka si James Reed. Ayan, ako, napakadami pa ng tagahanga nitong mga tao. At galit na galit dyan sa taong sumira, no? Ng kanilang pagsasama. Kaya nga daw tinawag nilang ahas. Ayan. Kung totoo man yun, alamin natin dito, no? Kaya, pinanood ko yung ilang mga issue tungkol sa kanilang tatlo. Ayan, silang tatlo dahil silang tatlo ang karakter nitong kwento natin ngayon, no? So base sa tanong na ginawa ko, nilikha ko. Kasi sabi nila maraming kwento no? So simpulan muna natin yung kwento. Ang sabi nila, ang dahilan ng pagkakasira nitong samahan nitong Jaden, tinatawag ng Jaden, no, yung samahan ng magkasintahang Nadine Lustre at James Reed, dahil dun sa party na naganap dun sa, kung saan party yan, basta dun, oo. Yo, kita, yung party na yan, baka yung party ang may kasalanan, hindi naman yung mga kung sino man tinutukon yung ahas na yan. No? So dahil dun sa eksena ng party na yan, may mga nakakita at may mga netizen daw na nakakuha ng video na kung saan itong tinatawag daw nilang ahas, pumupulupot. Hindi naman. Kumbaga, nakikiakbay din. Hindi wala pa. Nakikihawak din, no? Ang malupit kasi doon, nandoon yung girlfriend ni James Reed, no? Si Nadine Lustre. Nandoon kasama niya. Na kung saan, nandoon yung tinatawag nilang ahas na nakikisabit din daw, no? Nakikiakap, nakiki-holding hands. Bino mo yun? Kasama mo, girlfriend mo, nakiki-holding hands. Ang lupit nitong lalaki na to, ha? Oh, si Tol, lupit mo, Tol. No? So, yun. Na, ang malupit pa pala doon, hindi lang naki-holding hands at nakiakbay o nakiakap. Pare, hinalikan pa sa harap ng kanyang girlfriend. Ang lupit mo, Tol. No? So, ano kayang ginawa ng kanyang girlfriend? Ayun. Yun siguro nag-resulta kung bakit biglang nagkaroon ng eksenang break na silang dalawa. Oo, pero ngayon, yun ang unang kwento, di ba? Doon sa eksena sa party. At sino din tinutukoy nilang ahas? Oo, gusto nyo na malaman kung sino tinutukoy nilang ahas. Siguro naman hindi nalingid sa inyo kung sino yung tinutukoy nilang ahas dyan. Yan yung tinatawag daw na kapatid daw ng kaibigan ni Nadine Lustre na si, anong pangalan niya nun? Si Yassi Pressman. Yung kapatid pala, hindi si Yasi ha, yung kapatid, sino ba yung kapatid? Si Isa Pressman. Ayun, yun daw ang tinatawag na ahas ng mga netizen. Kasi kung totoo man yan,
Eh, pwede kong i-character sa isang bagay din na kung tawagin nila ay lason. Oo. Kasi ang lason ang maaring sumira o pumatay sa anumang bagay na pwedeng ano ba tawag doon? O kumbaga sa Diyos, isang samahan kasi yan, di ba? So, naging lason siya sa pagitan ng dalawang magkasintahan. Oo, lumason sa isipan ng lalaki. Eh, sa bagay, sabi kasi nila eh, itong lalaki naman dito eh, hindi naman purong Pilipino kundi Banyaga. Baka naman likas sa kanya ang maging two-timer. Ayun, parang ganun. Mukhang sa kanya, walang silbi yung two-timer, parang hindi naman two-timer. Pero sa mga Pilipino, two-timer ang dating mo noon, tol. Nasa Pilipinas ka, Pilipino yung mga tagahanga mo, eh natural. Oh, paano, anong isipin nila, di ba? Eh kung mukhang, kung isip Banyaga ka, eh malas mo lang, Pilipino ang Pilipino ang nagpapayaman sa'yo. O yan, nyari ka ngayon. Di ba? Parang ganun. Yan. So, yun yung unang eksena. Yung pangalawang eksena, eh, may kwento dito, no, sabi daw eh, ito ha, ito, dito ko natatawa, no? Yung si James Reed pa daw, ang nagsasabing gusto niyo nang humiwalay, kina din Lustre. Ayun, birin mo yun, ang lupit mo tol, talaga. Ang lupit mo, birin mo. Kaya pala marunong siyang, eh kaya pala ganun yung eksena niya eh, di ba? So, matagal na pala niyang gusto, o kaya gusto na talaga niyang kumalas, oo. Ang problema, ito pala yung isa pang problema, yung pangatlong eksena naman, yung pangatlong kwento, itong si Nadine Lustre, ito ata yung medyo nagpapahaba pa ng kanilang relasyon. Kasi nung una daw ata, parang maraming bulong-bulungan ng mga tismoso dyan, na yan, sinasabihan na daw itong si Nadine Lustre, eh, iiwanan mo na yung lalaki na yan. Nako, wala kang aasahan dyan sa lalaki, babaero yan. Oo, babae, bukos sa babaero na, eh maraming babaeng umaaligid-aligid dyan. Ayan, nakita mo, naisahan ka ngayon. Bili mo na, nandiyan ka lang sa tabi, may sumimple. Bili mo yun? Kung totoo man po yun, di ba? Parang ganun. Eto, sabi ng kwento, eh si Nadine Lustre daw talagang iniingatan yung relasyon. Kaya humahaba yung relasyon. Kahit sabihin natin, ganun ang klase ng tao o lalaki ang kasama niya, sabi nila, eh may sariling mundo, eh patuloy na minamahal, ginugusto tong lalaki, nagsama pa nga sila eh. Di ba? So yun. Eh, siguro dumating na yung punto na hindi araw-araw Pasko. Di ba? So yan, natauhan siguro si Nadine Lustre. Ayan, kaya pumunta doon kay Boy Obunda at umamin na break na sila. Oh, gitam. So yan ang nangyari. Kailan, grabe, di ba? Kung makikita nyo yung pangyayari na yan, and daming galit. Galit na galit, no? Kanino galit? Bukod kay James Reed, eh, lalo na doon sa babaeng tinatawag lang third party. Eh, talaga ba namang may third party ba? Eh, sabi nila, eh, di naman daw totoo yun dahil sabi nung kapatid. Eh, di, mali. Yung palang kapatid pala, naku, mayroon palang problema din to. Itong palang kapatid ni Isa Pressman, na si Yasi Pressman, eh may nalalaman pala sa ganyang kalagayan o may alam siya sa ganyang sitwasyon na kung saan itong si Isa Pressman at saka si James Reed, eh may namamagitan sa pagitan nilang dalawa na alam ni Yasi. Totoo ba yon? Eh kung totoo man yon, eh tama yung mga sinasabi ng mga netizen na isa kang konsintidor na kapatid. Eh kahit naman sino? Kahit naman sino, di ba mga kababayan? Eh kung naiipit na sa alanganin ng kapatid, alam naman, ipangalandakan mo, sabihin mo, alam ko yan, nangyayari na yan. Siyempre, hindi ka naman magkagal. Sino ba namang engot na, di ba, kahit ka nga magnanakaw, di mo aamin magnanakaw ka. Di ba, sino ba nga aamin? Siyempre, siguro, pero sa totoo lang, hindi na dapat isama sa eksena dahil wala naman siya doon sa eksena. Kaya alam, natural, hindi natin maiwasang magalit ang mga tao dahil mga tagahanga yan, di ba? Isa yan sa mga bumubuhay sa inyo. Kaya may kakayahan silang sabihin kung ano gusto nilang sabihin. Mga ganun, di ba? Kaya yan ang nangyari sa eksena na yan, no? Yung kwento tungkol sa paghihiwalay ng Jaden o yung Nadine Lustre at saka si James Ridge. Ngayon ang tanong ko ngayon, ito yung tanong ko. Sa tingin nyo kaya, sa tingin nyo mga kababayan, sino kaya sa tingin nyo ang pwedeng makinabang o sino yung mag-benefits sa hiwalayang Jaden?
Sino kaya sa tingin nyo ang makikinabang pag naghiwalay itong dalawang tao na to? Ayan, yan ang pinakamalupit kong tanong sa inyo, mga kababayan. Kung may gusto kayong isagot sa tanong ko na yan, sagot na po kayo dyan sa comment section. Baka naman may gusto kayong sabihin na talagang baka hindi nila naiintindihan kung bakit kayo nagagalit sa kanila, no? Kasi sabi nila hindi naman daw totoo yung nakikita nila sa video. Oh, may medyo magulo, hindi naman mukhang si James Reid, hindi naman daw mukhang si isa freshman yung nakita doon, naka-holding hands. No, malay ba naman natin, baka kaibigan lang 'yon. Hindi naman daw pwedeng ebidensya ba na ganoon sila na itutukoy, hindi naman kamukha nila, parang ganoon, 'di ba? Kaya lang mayroong umamin. Ewan ko lang kung totoo 'to, ha. May umamin na siya mismo ang kumuha noon at nakita niya 'yung eksena na 'yon. Oh, problema na ninyo ngayon 'yan. Dahil may nakakita pala. Ayan, hindi, siguro naman hindi basta-basta bibitaw si sino ba yan? Si Nadine o makikipaghiwalay ng ganun-ganun lang. Kasi sabi nga nila, itong si Nadine may pagka-martir. Birin mo yun, may pagka-martir. Kaya hindi niya iniiwan to si James Reid kahit ganun ang pag-uugali ng karakter na to. Birin mo yun. Ayan, lupit nga, kita nyo naman. Kasama niya yung girlfriend niya nagawa niya pa ng hindi maganda. Base sa mga sinasabi ng mga tao na nakipaghalikan pa doon. Oo. At nakipagyakapan doon sa tinutukoy nilang ahas. Kayo na, bahalang umuska kung totoo o hindi. Kasi may dalawang side. Totoo o hindi yung nangyari. Bakit may hiwalayan kung hindi totoo? So, yan po mga bugoy at sa mga kababayan nating nanonood ng vlog ni Kuya Fern. Sana po ay mag-comment po kayo dyan po sa tanong na sinabi ko sa inyo. Sino po kayo sa tingin nyo ang makikinabang kung sakaling magkahiwalay silang dalawa? Sina din ba na sobrang hirap na sa pagiging martir niya? O ito bang si James Reid na sabi nila two-timer o ilang timer? Oo, magagawa niya na yung dapat niyang gawin, o nilang dalawa, o itong si isa ay may pagtatanggol naman niya yung sarili niya, o kaya o baka siya yung makikinabang, hindi naman siguro daw, sabi nga nun, diba? So hanggang dyan po mga kabugoy, sa mga kababayan natin, yung balita ko ay sana ay magustuhan ninyo. So paano mga bugoy? At sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa panonood, at kung nagustuhan niyo po itong vlog na to, mag-subscribe na po kayo. Like, comment, tsaka mag-share na rin po kayo. Okay? So hanggang sa muli, ito po yung lingkod, Kuya Fern Ocampo. Hohohoy, bugoy! Paalam!